Isa ka ba sa nag-i-struggle sa napakabagal na prepaid wifi? O kaya naman ikaw ay estudyante na laging nadi-disconnect sa online classes? O baka naman ikaw ay ate or kuya na palaging nag-i-stream ng YouTube videos or K-dramas na laging buffering yung pinapanood nila? So kung meron kang prepaid wifi at nararanasan mo yung mga sinabi ko kanina, panoorin mo itong video na ito. What's up guys, this is Dan. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, meron ako ituturo sa inyong mga paraan para mapabilis yung prepaid wifi nyo. Okay. So, napakahalaga ng stable at mabilis na internet connection ngayon dahil syempre ngayon ay pandemic, marami sa atin ay naka-work from home setup or yung mga estudyante naman natin ay naka-online classes or distance learning. So in case na nakaka-experience kayo ng problema sa prepaid wifi nyo, sundin nyo lang tong mga tips na ituturo ko sa inyo. So itong ituturo ko sa inyo ngayon ay naisulat na rin natin or nagawa na rin natin ng blog article. So sa mga interesado, pumunta lang kayo sa balastech.com at i-search nyo yung how to make your home prepaid wifi faster. So pwede nyo rin i-click yung tech tips na tab. So makikita nyo to dun. So yan. So yun lang, simulan na tayo. So ang una at pinakamadaling paraan na pwede nyong gawin ay ilipat yung prepaid wifi nyo sa ibang pwesto. So ang best technique ay sa kada lipat nyo ng pwesto or kada lipat nyo ng pwesto ng prepaid wifi nyo ay mag-speed test kayo. So sa paraan na yon, malalaman nyo kung saan talaga yung lugar sa bahay nyo na may malakas na signal at malakas na internet. So take note lang din pala na wag natin ilagay yung prepaid wifi natin katabi ng pader or mga bakal dahil makapag-interfere yon ng signal ng prepaid wifi natin. So pati na rin pala yung mga appliances katulad ng LED lights at microwave oven. So pwede silang makapag-interfere ng signal. So iwasan natin na ilagay katabi ng mga bagay na yon. So next naman, so baka nagtataka tayo kung bakit napakabagal pa rin ng internet speed natin kahit napakalakas naman ng signal. So let's say meron kang 4 bars or 5 bars na signal pero napakabagal pa rin ng internet speed, umabot lang ng 1 Mbps. So ibig sabihin po nyan ay yung cell tower na kung saan nakakonect yung prepaid wifi natin ay congested na or marami nang nakakonect. So para maintindihan pa natin lalo, isipin natin na ito yung cell tower natin. Tapos ito naman yung prepaid wifi natin. So imagine niyo sa lugar nyo, kahit napakalapit nyo sa cell tower, kung marami namang users, halimbawa merong 5,000 na tao, halimbawa Globe user, tapos na-connect sila dito sa cell tower na to, tapos yung iba nagda-download pa. So isipin nyo na lang, naghahati-hati kayo dun sa bandwidth na yon. So ayun po yung ibig sabihin ng congested. So marami na connect sa cell tower na kung saan na connect yung prepaid wifi nyo. So ang next tip ko para sa inyo ay palitan nyo yung LTE band nyo. So sa mga hindi pa nakakalam ng pag-change ng LTE band, so yan, ipa-flash ko sa screen. So take note lang din pala na hindi sa lahat ng prepaid wifi gumagana yan. So mostly sa Globe prepaid wifi, nakapag-change band sila gamit yung admin access. So uso yan sa FB, maraming nag-offer ng admin access na service. So ang mangyayari nyan guys ay magiging admin account yung ilalagin nyo sa gateway ng prepaid wifi nyo. So kapag nakalagin kayo as admin, magkakaroon kayo ng feature katulad ng ito nga, pagpapalit ng band, pati na rin yung sa antenna settings. So ayun yung advantage ng admin tool or admin access. So sa mga hindi pa nakakaalam nun at wala pa nun, pwede nyong i-search sa FB. Maraming nag-alok dyan sa FB ng admin access. So magpapa-generate lang kayo ng password ng admin account nyo. So sa bawat modem or prepaid wifi ay may unique na password. Kaya hindi nyo pwedeng gayahin yung password ng iba. So, kailangan nyo talaga magpa-generate. So, marami naman sa FB. Kaso nga lang,
paid service siya. So, pabayaan nyo na. Mapapabilis naman yung wifi nyo. So, worth it na rin. Pwede na! Yung step-by-step procedure kung paano magbalit ng band ay hindi na natin itatakel dahil ituturo naman nila yun sa inyo once na nagpa-service kayo. So yan, ang next na ituturo ko sa inyo ay so kung hindi pa rin gumana yung tinuro kong dalawa kanina, pwede nyo i-consider na bumili ng external antenna or outdoor antenna. So, baka sa lugar nyo kasi ay walang signal talaga or dead spot kung tawagin. So, nangyayari ito sa mga probinsya dahil malayo sa kanila yung cell towers. So, kung nasa probinsya yung lugar nyo or location nyo, pwede nyo i-consider na gumamit ng external antenna dahil nasisigurado ko sa inyo na bibilis talaga yung wifi nyo or magkakaroon talaga kayo ng signal. So kung interesado kayo about sa mga antenna, meron tayong video ng 32 dBi hybrid MIMO antenna na in-unbox natin nung nakaraan. So ito yon. So pwede nyong panoorin yan. At kung naghahanap kayo ng comparison video ng 32 dBi hybrid MIMO antenna at 18 dBi MIMO version 4 antenna, so meron din tayo yan. So panoorin nyo lang sa channel natin. So, hanapin nyo lang dun sa videos natin. At kung naghahanap kayo ng recommended na mga MIMO antenna, check nyo lang yung site kanina na pinakita ko. So, yung balestech.com. Dahil naglagay ako dun ng mga recommended antenna. So, nandun na yun. May mga price range na rin yun. So, i-check nyo lang yun, yung site na yun. So, paalala lang din pala sa mga balak bumili ng antenna. So, siguraduhin nyo muna na may antenna port yung modem nyo. So, katulad nito. So, yan. May ganyan. So, dapat bago kayo bumili, check nyo muna. So, sa mga Globe prepaid wifi users, so, merong takip dito. Pwede nyo yun buksan or tanggalin para makita nyo kung may antenna port sa inyo. So, yun. At take note lang din pala na huwag kayo bibili ng mga mamurahin na antenna katulad nito. So, yan. Huwag na huwag kayo bibili ng ganito dahil hindi siya effective or hindi talaga lalakas yung speed nyo. Baka lalo pang bumagal. So, take note na huwag kayong bibili ng ganitong klaseng antenna. So, kung hindi pa rin gumana yung mga sinabi ko sa inyo, siguro magpalit na lang kayo ng network dahil baka mamaya Globe yung binili nyo, Smart pala yung mabilis sa inyo or kaya naman Smart yung binili mo pero Globe pala yung malakas sa inyo. So kung sakaling ganun, hindi pa rin bumilis yung signal sa inyo or yung internet speed, mag-try na lang muna kayo ng ibang network dahil baka ayun lang yung problema, mabagal talaga yung network sa inyo. So kahit anong gawin natin, magbumili man tayo ng antenna or kahit mag-change band pa tayo, hindi pa rin gumagana. So ayun. So kung naghanap ka naman ng prepaid wifi or nagbabalak ka palang bumili, siguro itry mo muna sa cellphone mo, mag-speed test ka muna gamit yung mobile data mo. So try mo yung Globe tsaka Smart. So sa paraan na yun, masisigurado mo kung ano talaga yung dapat na bilihin mo na prepaid wifi, kung PLDT home wifi man yan or Globe prepaid wifi. So kung naghanap ka pala ng prepaid wifi ng Globe, meron tayong binibenta na ganito. So kung interesado ka dito, pwede kitang bigyan ng discount ng 100. So ang benta natin dito sa prepaid wifi na to ay 700. So sa Shopee yun. At dahil pinanood mo itong video na ito, pwede kitang bigyan ng discount ng 100 pesos. So kung balak nyong bilhin to, ilalagay ko na lang yung link sa baba. So para maging 600 pesos, i-click nyo na lang yung link ko sa baba tapos mag-make offer kayo sa Shopee. So pwede po 'yon. Tapos ilagay niyo na lang 600 pesos doon sa make offer niyo. Tapos i-accept ko na lang 'yon kapag bibili kayo. So 'yun lang. Dito ko na siguro tatapusin yung video na ito. Maraming salamat sa panonood niyo. Sana nakatulong ito sa inyo. So kung nagustuhan mo itong video na ito, pindutin lang like, subscribe at notification bell para updated kayo sa mga paparating na videos natin.